temperature check ang mga otoridad sa mga exit point sa ilang mga lugar po sa China. Para sa detalye, may report po si Dulce Alarcon live. Dulce? Yes, good morning, Kuya. Pahirapan ng bumili ng face mask at mga disinfectant dito sa China. Ang ilang mga establishment riyan ay hindi nagpapapasok kapag hindi naka-face mask. Sa isang department store dito sa Carrefour, Shanghai, wala halos mabibiling disinfectant. Sa ilang mga supermarket at convenience store sa Zhuhai, mahaba naman ang pila sa mga bumibili ng face mask. Dahil nagkakaubusan na ng supply nito, triple na ang presyo ng ilang klase ng face mask. Mula sa dating presyo nito na 4 RMB o katumba sa 28 peso, ngayon ay binibenta ito sa 30 RMB o sos. Dito naman mismo sa Shanghai, halos wala na rin mabibiling face mask. Ilang mga tindahan ang pinuntahan namin pero halos out of stock na. Problema ito dahil pinagbabawal sa ilang syudad ang paglabas sa tahanan ng walang suot na face mask. Sa Ningbo City naman, lahat ng mga dumadaan sa exit point ay sinasailalim sa temperature check. Na-extend naman ang halos 2 linggo ang holiday dito sa China para makasiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Karamihan sa mga Pilipino ngayon dito ay nakatambay lang sa kanikanyang mga tahanan. Mula rito sa Shanghai, China, Dulce Alarcon, UNTV News. Dulce, ano ba yung karamihan na trabaho ng mga Pilipino dyan sa China? Karamihan ngayon ay mga nasa musicians, teachers, meron din sa factory gaya ng mga engineer, at meron din mga DH. May mga gusto na bang umuwi dito sa Pilipinas? Actually, hati rin ang opinion ng mga Pilipino ngayon dito regarding sa pagpapauwi sa Pilipinas. Although marami din na sang-ayon na uuwi, lalo na dun sa mga overstay dito sa China na walang mga papel, sa kanila nakikita nila ito na pagkakataon na makauwi na sa bansa. Mm-hmm. Kamusta ba ang temperature ngayon dyan? Ano ba, papalamig ba tayo o papainit na? Ito kasi winter na ngayon at actually unti-unti nang bumababa ang temperatura. Okay. Maraming salamat, Dulce Alarcon, live mula po dyan sa Shanghai, China.